Hello po, sir. Ako po uli ito, si R. Dayahan, yung nagpadala sa'yo ng kwento tungkol sa pamilya kong balian o mga babaylan. Ang ibabahagi ko pong kwento ngayon ay sarili kong karanasan ay may kaugnayan pa rin sa namana kong kakayahan mula sa aking pamilya bilang isang balian. Maniwala man ang iba o hindi, ay kanya-kanyang paniniwala na po iyan. Sana ay igalang na lang natin ang isa't isa. Alam ko po na marami ang hindi naniniwala sa mga ganitong uri ng mga pangyayari, lalo na ang mga taong lumaki sa syudad. Malabo po nila itong mapaniwalaan, pero ang masasabi ko lang, hihintayin mo pa ba na mangyari sa iyo ang bagay na ito bago mo papaniwalaan? O mas mabuti ba na may alam ka na sa mundo ng kababalaghan para alam natin o alam mo kung paano umiwas o protektahan ang ating sarili at ang ating pamilya sa ganitong mga panggagambala? Hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ito. Madami tayo, pero hindi nga lang natin sila madalas makita. May iilan na nabigyan ng kakayahan at pagkakataon na makakita. Pero huwag na nating pangarapin dahil hindi rin ito madali. Heto na po ang kwento ko. Pasensya na sa mahaba na naman na intro. Ang kwentong ito ay naganap sa lugar namin sa Mindanao. Pinangalan ng Santa Clara. Balisako po ito ng Zamboanga. Sa mga nakapakinig sa kwento kong pinamagatang ang Kilabot na Balian, ay doon pa rin po ito naganap. Kilala ang pamilya namin sa Zamboanga, pati na rin sa mga kalapit nitong mga lugar. Dahil mula pa noong panahon ng lolo ko hanggang sa tatay ko, ay kilala na kami bilang mga balian. Lalo na noong kapanahunan ng Hapon, kung saan talamak ang paglaganap ng mga aswang at mangkukulam. At napakadaming humihingi ng tulong sa pamilya namin upang magpagamot. Taong 2007, 18 taong gulang ako noon, 5 kaming magkakapatid, 3 babae at 2 lalaki, at ako yung bunso. Ako ang katulong ng aming ama sa kanyang panggagamot dahil ang kuya ko ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Hindi niya kasi kinaya ang kakayahang minana niya bilang isang balian. Sa madaling salita po ay bumukas ang third eye niya at nakikita niya ang halos lahat ng elemento na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. At hindi rin pangkaraniwan ang mga itsura noon. At iyon nga ang naging dahilan ng pagkasira ng pag-iisip niya. Kahit ako din naman ay nahirapan noong unang nabuksan ang third eye ko. Pero salamat sa patnubay ng aking lola ay nagabayan niya ako sa mga dapat kong gawin. At lagi niya akong pinapayuhan na wag lang daw pansinin ang mga nakikita kong kakaibang nilalang. At tama din naman siya na masasanay rin ako sa katagalan. Hanggang sa katagalan nga ay natutunan ko na rin na magsalita ng Latin mula sa aklat ng karunungan. Maayos naman po ang kabuhayan ng aming pamilya. Marami kaming alagang iba't ibang uri ng mga hayop at ang mga kapatid kong babae naman ang nag-aasikaso noon habang nag-aaral din sila. Paminsan-minsan ay tumutulong din sila sa mga gawain sa bukid. Isang araw ay nakalimutan kong kunin ang kalabaw sa bukid namin. Kaya noong naalala ko ay kahit padilim na ay nagmadali na akong puntahan ang alaga naming kalabaw na pinangalanan kong Bungi. Bungal po kasi ito. Naabutan ko na ang kalabaw namin ay nagtatatakbo sa kanyang pinagtalian. Hindi niya naman ugali na mag-wild ng ganun. Inilibot ko naman ang aking mga mata. Wala din naman ako makitang tao sa paligid. Gaya nga ng nabanggit ko, bukas din naman ang third eye ko. Pero wala naman ako nakikita na kakaibang nilalang sa paligid. Pero ang aura ng kapaligiran ay may nararamdaman akong hindi maganda kahit wala akong nakikita. Kaya inisip ko na baka gumamit iyon ng pangbulag kaya hindi ko makita. Nagmadali na akong umusal ng orasyon na pangkontra sa pangbulag at hindi nga ako nagkamali. Dahil matapos ko lang banggitin ang orasyon ay biglang tumambad sa harap ko ang isang nilalang na may ulo ng kabayo at may mga kamay at paa na sa tao. Napasigaw ako at sinabing, "Anak ng tikbalang ka!"
Nakahawak na pala ito sa tali ng kalabaw at sinisimula ng sakalin. Kaya nagbitaw ako kaagad ng buhay na salita na pangkontra sa mga engkanto at mga kakaibang mga nilalang. Pagkausal ko noon ay inihip ko iyon sa mga palad ko. Sabay kumumpas ako ng pakrus paturo sa nilalang na iyon. Bigla itong tumilapon. Tapos bumagsak na malakas sa lupa. Pagkabagsak ay bigla itong nasunog at naging buhangin habang sumisigaw pa ito na parang nasasaktan. Matapos ko makuha ang kalabaw ko ay umuwi na rin ako kaagad at ikinuwento ko ang mga nangyari kay tatay. Sabi ng tatay ko ay hindi daw iyon tikba lang. Isang uri daw iyon ng aswang na tinatawag na wogwog. Para din daw tikba lang ang itsura noon. Halos kalahi at kasing laki din daw ng mga tikba lang. Ayon pa sa lolo ko, ay yung ginamit ko daw na orasyon ay pamatay ng mga aswang at mga malalakas na engkanto. Kaya huwag ko daw iyon basta-basta gagamitin kung hindi ko pa masyadong kabisado dahil baka makapanakit lang ako ng mga nananahimik na nilalang sa paligid. Mula noong pangyayaring iyon ay lalo ko pang pinagbutihan ang pag-aaral ko sa mga buhay na salita mula sa lihim na karunungan. Kaya may mga pagkakataon na ako na ang nanggagamot kapag may mga pumupunta sa bahay para magpagamot. Kasama na rin yata sa minana ko sa lahi namin ang pagiging palainom o mahilig sa alak. Isang araw ay dumating ang pinsan kong si Alex. Ayon dito ay fiesta daw sa katabi naming baryo. Bali baryo iyon ng San Jose. Alam ko naman ang lugar na iyon dahil marami din kaming mga kamag-anak doon. So nagpunta na nga kami sa lugar na iyon upang makifiesta. Kasabay din namin pumunta ang mga kaibigan namin dahil ang iba sa kanila ay may mga kasintahan sa lugar na iyon. Bago kami umalis ay sinabi sa akin ng pinsan ko na dalhin ko daw ang mga gamit ko. Ang ibig niyang sabihin ay ang mga pangontra sa aswang at iba pang mga nilalang. Bantog din kasi sa lugar na iyon na maraming mga aswang at mga mangkukulam. Sinagot ko naman ito na dala ko na. Taga dun din kasi sa lugar na iyon ang nagugustuhan kong dalaga na si Che. Pagkadating namin sa lugar ay dumiretso muna kami sa bahay ng tita ko na manggagamot din. Sinabihan ako nito na huwag magpakakampante dahil alam ko naman daw kung ano ang meron sa lugar na iyon. At alam niya rin daw ang kakayahan ko kaya hindi niya na daw ako kailangan pang bantayan. Sinagot ko naman siya na opo auntie, nakahanda naman ako at marami din akong dalang pangontra. Pagsisisihan nila pag ako ang ginalaw nila. Kinagabihan ay nagpunta na kami sa diskuhan. Bumili na kami ng alak, tapos ang mga kasama ko ay kanya-kanyang partner na rin. Habang nagkakasayahan sila sa pagsasayaw at ako naman ay nasa lamesa lang dahil sa hinihintay ko ang babaeng si Che. Pero 3 oras na ang lumipas ay wala pa rin ang babaeng hinihintay ko. Kaya naisipan kong puntahan na ito sa kanila. Nag-i-enjoy naman ang mga kasama ko at hindi rin naman sobrang layo ang bahay nila Che. Kaya nagsimula na akong maglakad papunta sa kanila. Palayan ang madadaanan papunta doon. Habang papalapit ako sa lugar nila ay napansin kong may babaeng naglalakad ng papasalubong sa dinadaanan ko. Naisip kong baka ito na yung babaeng hinihintay ko. Noong papalapit na ito sa akin ay nagulat ako noong napansin kong parang nakatalikod ito na papalapit. Hindi nga ako sigurado kung naglalakad ba talaga iyon. Kaya nagtago muna ako sa tabi dahil sa hindi na maganda ang pakiramdam ko sa aking nakikita. Nararamdaman ko na din na nagiinit na ang mga dala kong mutya. Ito yung mutya ng buaya, ahas at yung saging na bigay sa akin ng lolo ko. Noong hindi na ito kalayuan sa akin ay laking gulat ko dahil nakikilala ko na si Che nga iyon. Wala siyang suot na damit. Mahaba naman ang buhok niya na siyang tumatakip sa kanyang masiselang bahagi. Medyo nag-iba ito ng itsura. Para siyang pusa kung gumalaw. Kakaiba ito kumilos. Tumutuwad, tumatagilid, tapos dumadapa. Basta, hindi pangkaraniwan ang mga kinikilos nito.
Sa di rin naman katagalan ay umalis ito. Pero umangil pa ito na parang mga nag-aaway na pusa. Nung nakaalis na siya, ay bumalik na rin ako sa diskuhan. Pagdating ko doon ay pasado alas 3 na rin naman ng madaling araw. Kaya inaya ko na silang umuwi. Para mabilis ang paglalakad namin, ay doon kami dumaan ang pinsan ko sa shortcut. May kawayanan ang dadaanan namin at dadaan din kami sa pinakamalaking ilog kung saan naroon ang malaking puno na nabanggit ko doon sa una kong kwento, yung puno ng dalakit, na madalas nga pinagpapakitaan ng mga kung ano-anong kababalaghan. Ilag talaga ang lahat ng mga tao sa lugar na iyon dahil sa balita na pinamumugaran nga ng mga engkanto at mga nilalang na tinatawag nilang lamat. Ang lamat po ay isang uri ng engkanto na walang katawan at ulo. Ang makikita lang sa kanya ay ang damit na kulay puti. Isa itong babae at nakahiwalay na nakalutang ang ulo nito. Noong pababa na kami sa ilog ay sinabi ng pinsan ko na hindi na raw maganda ang nararamdaman niya at mukhang may hindi magandang mangyayari hanggang sa nasa tapat na nga kami noong malaking puno. Kahit ako man ay hindi na rin maganda ang nararamdaman ko. Dahil nga sa may kakayahan naman ako makakita, kaya nakikita ko ang lahat ng naroon. Sari-saring mga uri ng engkanto, may mga nilalang na bitbit ang kanilang ulo, may mukhang taong lobo at kung ano-ano pang may mga nakakatakot na mukha. Hindi ko lang iyon sinabi sa pinsan ko dahil sigurado naman akong tatakbo iyon sa takot. Dahil sa kinikilabutan na ang pinsan ko ay tinanong ako nito kung bakit daw doon sa shortcut pa kami dumaan. Sinabi ko naman dito na huwag na lang siyang maingay. Ang mahalaga ay makauwi kami ng buhay at ligtas. Sa mga oras na iyon ay nag-aalala ako para sa pinsan ko dahil hindi naman ako kayang saktan ng mga nilalang na iyon. Hanggang sa namuti na bigla ang mga mata nito. Parang lahat na yata ng mga nilalang doon ay gusto siyang saniban. Kaya mabilis ko na siyang kinarga upang itakbo papauwi. Pero parang may puwersang pumipigil sa akin sa paghakbang. Kaya nagdasal na ako agad ng Abaginoo at Credo. Hanggang sa nawala ang puwersang pumipigil sa akin at nagmadali na ako sa paglalakad. Pagkarating ko sa bahay ay umaga na, nakasikat na nga ang haring araw. Pero lalo pang lumala ang kalagayan ng pinsan ko. Tapos panay pa sa pagsasalita ito sa paiba-ibang boses. Tampalasan! Mga pakialamero! Minsan, boses lalaki, babae at bata. Nagsimula na rin magwala ang pinsan ko noon. Panay naman ang sermon sa akin ng nanay nito na tita ko. At sinabing, puro daw kasi kami pambababae, tapos disco pamor. Tapos uuwi kami na may dalang dalakit nun. Mabuti daw ako dahil ilag sa akin ang mga nilalang na iyon. Bakit doon ko pa daw idinaan ang pinsan ko, alam ko naman na delikado doon. Hindi na ako sumagot pa dahil alam ko naman talaga na ako ang may gustong dumaan sa shortcut. Nagamot naman iyon ng tatay ko. Mula noon ay sineryoso ko na ang pagiging balian at nag-iingat na ako palagi. Hanggat maaari ay ayokong may madadamay. Dahil sa panahong ito ay matanda na ang tatay ko, kaya ako na ang pumalit sa kanya sa pagiging balian doon sa lugar namin. Ito po muna sa ngayon, Sir Carl. Marami pa po akong kasunod na mga kwento. Isang paalala na lang po sa ating mga tagapakinig. Huwag pong susubukan na manggambala ng mga hindi nakikitang elemento sa paligid dahil may hindi magandang kahihinatnan lang iyan. Sir Rico, maraming salamat muli sa pagpapadala mo ng iyong napakagandang kwento. At hindi lang basta kwentong aswang. Sari-sari pa, may tungkol sa pagiging balian, mga kwentong engkanto, tsaka doon sa babaeng nagugustuhan mo na aswang pala. Napakaganda po talaga ng mga kwento. At marami kaming natututunan. Sana hindi ka magsawang magpadala ng kwento ng iyong mga karanasan sa channel natin. Maraming salamat po. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash,
ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.